Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it. And God bless you all. Tignan natin ngayon ang mga messages ninyo for October 25. Unahin natin ang mga sasabihin sa inyo ng trinkets. We have Star. Ayan, this is really beautiful. Capricorn, kung ano man ngayon ang mga gagawin ninyo, ano man ang mga iniisip ninyo, pinaplano ninyo, guided kayo ng Divine Universe dito. You're given guidance dito, you're given enlightenment, clarity, you know, may gabay talaga kayo ngayon. So, hindi kayo mawawala sa direksyon. We have olive leaf, and this is about friendship. This is also about peace. Kaya ang karamihan sa inyo dito, Capricorn, maaaring you are focusing on friendship ngayon, nurturing and cultivating your relationship with your friends. Maaaring yun ang focus ninyo, and also peace, no? Mayroon kayong ano dito, peace of mind. You are finding the element of peace sa puso ninyo, sa isip ninyo, and maybe because, you know, divinely guided kayo, Capricorn. Alam ninyo kung saan kayo patungo, alam ninyo kung ano ang gagawin ninyo, because maybe talaga, no, you are also paying attention to the divine guidance na binibigay sa inyo. Kaya magkakaroon kayo ng peace of mind dahil magaan ang pakiramdam ninyo, dahil alam ninyong ginagabayan kayo at sinusunod din ninyo ang gabay sa inyo dito, Capricorn. So that's really beautiful. So what else? We have butterfly. Napakalaking butterfly nito. Kaya this symbolizes massive change sa buhay ninyo. Maraming magbabago sa buhay ninyo sa iba't ibang parte, no? Maaring isang parte na buhay ninyo magkakaroon ng malaking pagbabago, or sa buhay ninyo itself in general ay maraming magbabago, no? So maaring ganon. What else? We have strength. Ayan, you may need inner strength talaga dito, Capricorn, dahil siguro sa mga pagbabagong ito, kailangan ninyo dito ng tibay ng dibdib, lakas ng loob para gawin ninyo mga pagbabagong ito, or para harapin ninyo, no, ang mga changes na to, because maybe ang mga pagbabagong ito ay maaring pagbabago sa inyong paligid that has a direct effect on you, no, on your life. Kaya maaring kailangan din ninyo dito ng tibay ng loob, tibay ng dibdib din, para ma-embrace din ninyo ang mga pagbabagong ito na magaganap sa buhay ninyo, no? So what else? We have the sun. Holy moly, you are so blessed. Matagal-tagal nang hindi ako nakaka-encounter ng the sun card for all signs. Ngayon, dumating sa inyo, Capricorn. Napakaswerte ninyo. Napakaswerte. Napakaganda. Alam mo kung bakit? You are so blessed talaga. You're so blessed. You have divine guidance. You have enlightenment, clarity. Ginagabayan talaga kayo ng Panginoon dito sa mga pagbabagong mangyayaring ito sa buhay ninyo, on how you're going to navigate the change. And look at that. Yung change na to, hindi lang ito basta-bastang pagbabago na magaganap, but this is positive change na mangyayari sa buhay ninyo. Ikakaganda ng inyong sitwasyon. Ikakaliwanag ng inyong sitwasyon. This is a beautiful time. Beautiful time sa buhay ninyo, because this is panahon ng tagumpay, panahon ng victory, success, sa kung ano man ginagawa ninyo, sa anumang parte ng buhay ninyo. Solutions to the problems may come in, breakthrough may come in. This is financial blessing, financial opportunities na parating, maaaring financial success din para sa iba sa inyo dito. This is beautiful. Maraming pagbabagong maaaring mangyari talaga sa buhay ninyo dito that is going to bring you happiness and joy. Overflowing of joy ang mararamdaman ninyo dito. So talaga maaaring this is a massive change talaga na mangyayari sa buhay ninyo, at ang mga pagbabagong ito magkikreate ng positibong sitwasyon, positibong epekto sa buhay ninyo. So this is really, really beautiful, no? This is a time for you na
makuha nyo na ang matagal na ninyong minimithi, yung mga sitwasyon sa buhay ninyo na gusto ninyong ma-experience. This could be it, Capricorn. This could be it. So, tignan natin kung ano ba ang ganap. We have the Chariot. You are definitely going to succeed. Look at that. Napansin ko lang. This is all major arcana. The Chariot, the Sun, Strength. This is all major arcana. So, talaga naman dito, Capricorn, napakalaki, no, ng mga pagbabago mangyayari sa buhay ninyo. And this is our all positive changes, no? There are going to be important life events na mangyayari sa buhay ninyo at this time na talaga naman has a great impact, no, sa buhay ninyo. At mahaba ang panahon na mai-experience ninyo ang mga bagay na ito, no? This is a major life events happening sa buhay ninyo na matagal ninyong ma-experience, matagal ninyong masisavor, yung mga ganon. So, definitely, you are moving forward sa buhay ninyo. Kung meron may mga stagnant energies dyan sa ilan sa inyo, Capricorn, that's going to be lifted na ngayon. You are moving on. You are moving forward and you are heading to happiness. You're going towards fulfillment. You are heading towards what you want to see in your life. So good luck, Capricorn, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensahe ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po yun nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Instant Tarot. Kung bago po kayo dito, welcome na welcome din kayo. And thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. And God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for October 25. Unahin natin ang mga trinkets. Ano messages sa inyo from the trinkets? We have peace sign. Napakaganda. Meron dito mga reconciliation, pagbabate sa iba sa inyo dito, Virgo, na mayroong sitwasyong may nakaalitan, may hindi pagkakaintindihan with another person. Now is the time that there is going to be reconciliation. Magkakaayos na kayo, no? Kaya mahahanap mo na ngayon ang element of peace sa puso ninyo. You will have that peace of mind na din. Maaari yung mga problema ninyo dito, magkaroon na din ng solusyon. Kaya magkakaroon na kayo ng kapayapaan sa inyong dibdib at sa inyong isipan. We have flower. Napakaganda naman ito. This is about joy, no? This is about joy. So, magiging masaya talaga kayo dito, Virgo. Yan ang napipick up ko dito. Magiging masaya kayo dahil nga magkakabati na kayo. Wala na kayong kaalitan. Wala nang bigat sa dibdib ninyo. Kaya you're just going to be feeling joyful. We also have the steering wheel of the ship. Ayan. This is about perseverance. This is about navigating a life path, no? Maaari may mga new ano kayo path na tatahakin sa ngayon sa buhay, Virgo. Or maaaring you have already chosen the path of life na gusto ninyong tahakin sa ngayon. And you are going to navigate that from here on, no? So maaaring nakapag-decision na kayo anong klaseng karera ang kukunin ninyo or yung i-embrace ninyo, anong klaseng trabaho, anong klaseng relationship ang gusto ninyo, it could be anything, no? But definitely, you are going to, ano na ngayon, navigate that path sa buhay ninyo na bago ninyong pinipili, no? So, good luck. What else for Virgo? Renewal. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, Virgo, you are navigating your spiritual journey. No, maaaring iba sa inyo dito, may spiritual awakening nang nangyayari, no? May mga deeper understanding na kayo ngayon about life, about your purpose, about you. Maaaring iba sa inyo ngayon, siguro may mga mentor na kinakausap or spiritual teachers, spiritual advisors ngayon because maybe you are asking about kung anong magagawa ninyo or maybe asking for advice, no, regarding your life purpose. Kasi maaring na-find out na ninyo kung ano yung purpose ninyo. So ngayon, maaring nagpapagabay kayo. Maaring you're asking for guidance
from those kind of people ngayon, ano? Nagpapagabay kayo, naghihingi kayo ng advices siguro para mas maging malinaw sa inyo ang mga sitwasyon sa buhay ninyo, yung mga ganun ba. So, good luck to that, Virgo. What else? Yung Princess of Spring. Kung ano man to, no? Kung ano man ang path na to ng buhay ninyo na tinatahak ninyo, you are really going for it, no? Wala makakapigil sa inyo at saka, parang bibilisan ninyo ngayon ang galawan, no? Parang hindi na kayo makahintay na makarating kayo doon sa goal ninyo or hindi, ano mo yun, yung parang hindi na kayo makaintay na ma-experience na ninyo ang resulta ng mga gagawin ninyo sa ngayon. So, this is really beautiful kasi there is so much excitement dito para sa inyo, Virgo. There is so much excitement sa mga ideas na meron kayo ngayon. Plus, yung mga ideas ninyo yan, it feels like to me that there are also support na pinapadala sa inyo ang Divine Universe at this time. Nang sa gayon, manavigate na ninyo ang path na yan towards doon sa kung ano ang gusto ninyong mamanifest talaga sa buhay ninyo. Kaya you are being sent opportunities din ngayon and possibilities in support dyan sa inyong mga ideas. Nang sa gayon, makarating agad kayo sa kung ano man ang resulta na iniintay ninyo, no? So, that's really beautiful. Maraming ano dito, maraming, parang pinapadalhan na kayo dito ng mga maraming support ng Divine Universe. Maaring may mga tao nang lumalapit sa inyo, nag-offer ng tulong sa inyo. Maaring may mga tao na pinapadala sa path ninyo to offer you help in any way. Maaring may mga nagbibigay ng idea sa inyo, mga nagbibigay ng input, yung mga ganun. And that is all in support dyan sa goal ninyo, no? Sa journey na, oh my God, na tinatahak ninyo. Pasensya na, naputol na, excited ako. Meron tayong the sun energy. You know what? Lumabas din ito sa Capricorn reading. Kaya most likely, Virgo, you are also dealing with a Capricorn. Or maybe may Capricorn placement din kayo sa chart. No, whatever the case may be. So, the sun energy, this is the most uplifting and this is the most optimistic energy. Sobrang ganda, sobrang ganda. May mga pagbabago dito sa buhay ninyo, Virgo, na mangyayari around this time na talaga naman sobrang ganda. This is positive changes na hinaharap ninyo dito. May mga pagbabago, may mga transition that are happening sa buhay ninyo around this time, but this is for the better, no? Yung mga pagbabagong ito ay para sa mas ikakabuti, mas ikakaganda, at mas ikakasaya ninyo, Virgo. So, this is really beautiful. Kung ano man ang mga pinapangarap ninyo dito, mangyari sa buhay ninyo, most likely, mangyayari yan talaga. Because kung ano man ang mga plans ninyo dito na gusto ninyong isakatuparan, that is falling into its right place. Yung mga plano ninyo is going to work out perfectly well sa inyo sa ngayon, Virgo. So, this is like, ano, a dream come true, kumbaga, para sa inyo. Ganun ang maaring mga mangyayari sa buhay ninyo. And that is going to bring you happiness and joy, no? Overflowing of joy ang maaring dumating sa inyo dito. Maaaring ninyo ma-experience, no? This is also a time for success, material success, financial success, no? Tagumpay ninyo sa paglaban sa inyong mga problema, tagumpay sa mga pagharap ninyo sa hamon ng buhay. You know, a different kind of success ay maaaring mapa sa inyo sa ngayon, Virgo. So, this is really, really beautiful, no? Really, really beautiful. Magiging masaya ka dahil magbabago na ang buhay ninyo for the better, no? Kung dati na maganda ang buhay ninyo, that could also be even better pa, no? So, this is a huge blessing para sa inyo. Panahon ng accomplishment, panahon ng successes, panahon ng achievement dito para sa inyo. Happiness and joy, no? Prosperity and abundance, Virgo. So, good luck. That's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.
Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it. And God bless you all, Taurus. Tingnan natin ngayon ang mga messages ninyo for October 25. Unahin natin ang mga mensahe ninyo from that Meringues. And so we have Eiffel Tower. Yay! May travel si Taurus. Maring travel plans ito, bound to European countries. Specifically siguro, papuntang France, no? Papasyal ang iba sa inyo siguro. Balak ninyong pumasyal sa Eiffel Tower. Or maaari din dito, Taurus, na ang plano na to ay talagang isa sa katuparan nyo na. Maaari ang iba sa inyo talaga ay ano na, babiyahin na, no? Nakahanda na ang mga luggage ninyo siguro, plane ticket, nakahanda na't lahat, no? Maaari ang travel na to is pasyal, maaari din na this is migration, maaari din ang iba sa inyo ta travel talaga papuntang France or other European countries dito for a job opportunity. Maaring ganun. So whatever the case may be, Taurus, mag-iingat kayo, i-enjoy ninyo ang journey na yan at basta yun lang, lagi kayong mag-iingat and good luck, no? Maaari din naman na ang biyahe ng iba sa inyo dito is not about the European countries but other, ano naman, other countries din, no? Sa mundo, no? So, maaaring international travel din yan para sa iba sa inyo. So, good luck din po sa inyo. We have dice. Wow, napakaganda. Yung dice kasi, ano to eh, sign of good luck, no? This is a sign of good luck. So, good luck sa inyo, Taurus, sa inyong mga pagbabiyahe and also, swerte. May swerte kayong parating dito, no? Maaring yung biyahe na yan is swerte para sa inyo. Maaring maghahatid talaga yan kung ano man ang purpose ng travel na yan. Maybe will bring you success talaga or yung ano, siswertehin talaga kayo sa kung ano man ang purpose ninyo ng pagbabiyahe na yan. We also have Hamsahan. Ayan, this is about dispelling negative energies. Ayan, so this is also about protection. This is also about power and strength. Kaya maaaring yung mga, yung power and strength ayan will be highlighted talaga sa buhay ninyo ngayon that will be on display dahil kailangan nyo talaga yan sa pagbabiyahe ninyo. Kailangan talaga yan sa pag-a-adjust ninyo or sa buhay ninyo, sa dadat na ninyo. So, magpakatatag talaga kayo, no? Magpakatatag kayo. Kailangan ninyo yan, lalong-lalo na, na papunta kayo sa ibang bansa, mamumuhay kayo sa ibang lugar, no? It's new for you, kaya, ayan, kailangan talaga ninyo ng tibay ng loob, lakas ng kalooban talaga dyan, no? You can do it, Taurus. You can do it. Yung opportunity na yan, unang-una, hindi yan dadating sa inyo kung hindi yan para sa'yo. Kaya, you can do it. So, what else? We have awakening. Ayan. So, ang iba sa inyo dito is gaining new perspective, new ideas, new inspiration. May mga, siguro, meron ditong parating sa inyo ng mga bagong mga perspective, ideas, mga ganon, new plans. It's because you are being, ano, guided talaga to ano, to change direction sa buhay ninyo. So, maaring ganun ang sitwasyon din ng iba sa inyo. Maaring meron kayong pinagfo-focusan na ibang bagay and maaring nahinto, natigil, yung parang basta na lang natigil, it's because, you know, maybe that is not the right thing for you to do or to focus on, no, at this time, or maaring definitely hindi yan ang para sa inyo. So, maaring ganun ang ganap. Kaya, natigil, no? At nagkaroon kayo ngayon ng awakening, nagkaroon kayo ngayon ng bagong plano, bagong idea, new perspective na dumating sa inyo dito, and this is where you need to be. This is what you need to focus on, no? Taurus, so ganun ang ganap dito. Maaari din na this is a time for you to reflect. This is about time for you to do some kind of re-evaluation, reassessment ng mga dapat ninyong gawin para nang sa gayon eh makita ninyo naman ang ibang ang iba't ibang parte ng inyong situation, no? So, na makakatulong din sa mga decision ninyo or makakatulong sa mga strategy na iniisip ninyo para sa bagay na 'yan, no? Kung ano man 'yan. So, what else?
we have release. Ayan, it's time to let go of something. So, maaari talaga dito na meron kayong bagong path na tatahakin, Taurus. Maaring you are going to consider taking a different path sa ngayon. Maybe that is the, you know, the result of reflection ninyo and re-evaluation ng buhay ninyo or ng mga inyong ginagawa or pinagpo-focusan sa buhay. So now, maaring meron kayong gagawin ngayon na bago. Maaring you are treading a new path sa buhay ninyo. That's why you need to release something. You need to release the old, no? You are in with the new, out with the old. So there is going to be letting go of something dito or someone, no, or a situation dito sa buhay ninyo in order for you to walk towards something new, towards a new path, no? So in order for you to move on or to move forward with your life patungo sa bagong daan, no, you need to close some doors dito, no? You need to leave behind something, no? Nang sa gayon, makapagbukas kayo ng bagong pinto, okay? So may mga ganong ganap dito para sa iba sa inyo. So what else, Taurus? We have strength. Ayan. So kailangan talaga, dalawa na ang message natin na be strength. So kailangan din ninyo dito ng inner strength for you to be able to release something. Kasi it's really easy said than done. Pagdating sa mga purging, pagdating sa mga releasing, letting go, it's very easy to say that. Pero in fact, Taurus, kung iisipin natin talaga ng maigi, no, mahirap din gawin, di ba? Yun ang katotohanan. Mahirap din mag-let go. Mahirap mag-release. Dahil kahit papano, naging parte na yan. Yung mga ilalet go natin, naging parte yan ng buhay natin. Naging parte ng sarili natin for quite some time. Kaya kahit hindi na yan nagsiserve ng highest good natin, hindi na yan it's not for our best interest anymore sa ngayon. It has served its purpose sa buhay natin somehow in the past. Kaya may kahirapan din na pag let go ang mga bagay or tao sa buhay natin, 'di ba? But you know, we really need to do it, no, for us, for our own benefit then. We really need to release them or let go from sa buhay natin dahil para din naman yan sa ikakabuti ng ating sitwasyon, para sa mas ikakabuti natin in general. Kaya matututunan din natin na makapag-adjust na wala na sila sa buhay natin or mawawala na sila sa buhay natin. It's because also we are also giving ourselves an opportunity to embrace new things, new situations or new people na mas makakasupport din ng ating soul's growth. Makakasupport din ng ating soul's evolution. Diba? Kaya kailangan na lang natin dito ng tibay ng loob. Tatagan na lang natin ang ating kalooban and let's accept the fact na kailangan nating gawin ito. Kailangan nating i-let go sila. Kailangan na nating alisin sila sa buhay natin dahil hindi na sila nagsiserve ng ating highest good. It's no longer for us, no, at this time. So, we need to let them go. So, Taurus, good luck. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.